helicopter na kayang paandarin ang remote control at maari pang magsakay ng tao. Meron na po niyan sa ibang bansa, pero syempre, hindi pa huhuli ang mga Pilipino na may sariling version nito. May report si Rafi Tima. Sa 3D rendering na ito, makikita ang sinasabing kinabukasan ng aviation. Personal flying machines na nakabase sa electric multi-copter technology. Pinatatakbo lang ito ng maliliit na baterya, pero kayang magsakay ng isang tao at lumipad tulad ng isang helicopter. Pwede rin itong paliparin sa pamamagitan ng remote control at sa halip na tao. Pwede itong lagyan ng supply, halimbawa, at ilipad sa isang lugar na mangangailangan nito. Sa ngayon, konsepto pa lang ito ni Kix Mendoza. Pero nasimulan na niya itong buuin at sa ngayon, may frame na at upuan. Gawa sa aluminum ang frame nito at sa ngayon, nasa hexacopter configuration o anim na motor at hélice. Dahil mabilis ang pag-usad ng teknolohiya, magiging octocopter o may walong motor at hélice ang pinalidesenyo ng manned multi-copter ni Kix. With the technology of multi-rotor, with the help of GPS and autopilot, it's becoming very easy. Parang nagiging basic siya na parang you're driving a car. Ang inenyerong si Ino Sihueco tumutulong sa technical aspeto ng proyekto. Ang helicopter na ito na ginagamit ni Engineer Ino at Kix Aerial Videography, gawa niya lahat dito sa Pilipinas. Mas high-tech pa ito kaysa sa mga helicopter flying platforms na gawa sa ibang bansa. Dahil bukod sa pagkakaroon ng autopilot, may sarili itong power generator maliban sa digasolin ng makina. Itong alternator na to, sa hobby grade, hindi mo makikita yan. Ang, yung sa laruan, ang ginagamit nila to power yung electrical system ng chopper is battery. Meron kami mga orders na natanggap from Europe. Meron sa Belgium, sa Netherlands, sa UK, sa Australia, na ginagamit nila para sa aerial photography. Kaya naman ang development ng manned multi-copter kayang-kaya umunong gawin ng mga Pinoy. Taon na ang karanasan ni Kix at Engineer Ino sa multi-copter industry. Ang mga binuo nilang multi-copters, mula sa quads hanggang sa octocopters, ginagamit na nila sa aerial photo at videography. Ang sistema kasing ito may GPS technology. Kayang manatili sa isang lugar nang hindi kinokontrol at babalik sa pinanggalingan nito kapag naubusan ang baterya. Nakita naman natin dito sa mga maliliit na version na working siya. So it's just a matter of upscaling yung mga specification ng especially yung motor, yung battery. So kung lumilipad siya rito sa small version, definitely lilipad siya sa mas malaking version. Ang kumpanyang Evolo na nakabase sa Germany, napalipad na noong nakarang taon ang kanilang electric multi-copter na tinawag nilang Volocopter. Kumpara sa disenyo ni Kix, dambuhala ito kaya nangailangan ng 18 motor at hélice. Ang Pinoy manned multi-copter natutupi, kaya pwedeng dalhin kahit saan. Para siyang umbrella type. So magpo-fold lahat ito pababa and pwede mo siyang ipasok lang sa garahe. Or even better, magpo-fold siya to the point na pwede mo siyang isakay sa maliit na van. Problema na lang daw ni Kix at Engineer Ino ang pondo. Kapag napondohan, kalahating taon lang, kaya na raw nila itong paliparin. Siguro mga 2M na pasok na. And that would only cover yung mga materials and equipments na gagamitin. Rafi Tima, GMA News. Mula sa mga katutubo.